Maikling kwento mula sa East Africa, Ang Alaga, ni Barbara Kimenye, salin sa Filipino ni Professor Magdalena O. Jocson, pinigyang boses ni Ginoong Cavite. Naniniwala si Kibuka na hindi para sa kanya ang pagretiro. Isa siyang mapagkakatiwalaang kawani sa Gogumbula Headquarters. Hanggang isang araw, may pinapunta mula sa Komisyon ng Serbisyo Publiko sa kanilang tanggapan upang alamin kung sino ang mga kawaning dapat nang magretiro. Ang sumunod na pangyayari sa likod ng maitim na kulay ng kanyang buhok, may pensyon na siya, may sertipiko ng serbisyo at wala ng trabaho. Sa pagkakaretiro niya, nag-aalala pa rin siya sa kung paano ginagawa sa kasalukuyan ang dati niyang trabaho. Minsan, ipinatawag siya sa dati niyang tanggapan upang tingnan kung kailangan ng kanyang kapalit ang payo at tulong. Hindi siya makapaniwala sa nadatnan niyang makalat na mga papeles at napatunayan niya ang kawalan ng kaayusan. Sa buong paligid ng tanggapan, nagkalat din ang iba't ibang mga papeles, maging ang mga kompedensyal na papeles na hindi dapat makita ng kung sino-sino ay nababasa na ng lahat. Sa ganitong sitwasyon, tila walang pakialam ang kanyang kapalit. Mas binibigyang pansin pa nito ang pakikipag-usap sa telepono habang napapaligiran ng ilang babae. Hindi naging maganda ang pagpunta niya sa dating tanggapan. Maging ang dati niyang mga kasamahan ay hindi na interesado sa sinasabi ni Kibuka. Ngayon, gugugulin niya ang kanyang buhay sa maliit niyang dampa sa tabi ng ilog sa kalansandan na maraming muling babalikan ngunit hindi gaano sa kanyang haharangin. Nagkataon pa na ang matalik niyang kaibigan na si Yosefu Mukasa ay nasa Budo Country para sa pagninegosyo. Naiisip ni Kibuka na kaawa-awa na siya at mabuting mamatay na lamang. Paulit-ulit niya itong naiisip habang nagiinit ng tubig para sa iinuming tsaa. Sa ganitong sitwasyon, nakarinig siya ng tunog ng paparating na kotse. Sabik niyang tinungo ang pinto ng bahay upang alamin kung sino ang dumating. Siya ang pinakamatanda sa kanyang mga apo. Mataas, payat at kaboses ni Kibuka. Masayang-masaya si Kibuka habang nanginginig na niyakap ang apo. Napakagandang sorpresa! Tulig ka, mahal kong apo! Tamang-tama, naghanda ako ng maiinom na tsaa. Lolo, sandali lang po ako. Hindi po ako magtatagal. Tinindan ko lamang po ang katayuan ninyo at dinalhan ko po kayo ng pasalubong. Napakabuti mo, aking apo. Ang biglang pagbisita mo at may pasalubong pa ay lubha kong ikinatuwa. Dahil dito, nabaliktad na lahat ang hindi niya magagandang naisip tungkol sa buhay. Puno na siya ng kapanabikan. Isang biik ang pasalubong ko po sa inyo mula farm school. Hindi na po siya mapakain doon at naisip ko na baka gusto niyong mag-alaga nito. Kinuha na agad ni Kibuka ang itim na biik. Tuwang-tuwa si Kibuka. Ngayon lang siya nakakita ng napakaliit na biik. 10 minuto ang ginugol niya para tingnan ang kabuuan ng biik. Ang mapupungay na mata, mga kuko sa paa, at pagwagwag ng buntot. Masayang nagpaalam si Kibuka sa apo habang kumakaway siya rito. Sumisiksik naman sa kanyang dibdib ang biik. Sinabi niya sa apo na dadalhin niya sa Marikansas ang biik at kakausapin si Miriami. Nihanda ang biik bilang espesyal na pagkain sa hapunan para sa pag-uwi ni Yosefu. Nagdalawang isip si Kibuka para sa planong gagawin sa biik sapagkat sunod ng sunod ang biik at bawat pag-upo niya ay laging nasa paanan niya ito. Hindi ito umaalis sa tabi niya. Parang taong nakikinig sa bawat sasabihin ni Kibuka. Pagdating ng gabi, biglang may isip ni Kibuka na pakainin ang biik ng tirang pagkain sa sarili niyang pinggan.
Bukod pa sa talagang kinakain yun, pagkalipas ng ilang araw, lumalaki na ang biik. Malakas nang kumain at kailangang manguha ng matoke si Kibuka sa mga kaibigan at kapitbahay. Nalaman na sa buong Kabzanda na may alagang baboy si Kibuka. Mula noon, hindi na nagbabahay-bahay si Kibuka upang manguha ng matoke para sa alaga niyang baboy, sapagkat ang mga babae at bata na nagiigim ng tubig na malapit sa bahay ni Kibuka ang nagdadala na ng mga matoke. Naging dahilan iyon upang makita at makipaglaro sila sa alagang baboy ni Kibuka, para na nilang kamag-anak ito na sinusundan at inaalam ang paglaki. Ito lamang ang baboy na napakalinis dahil naaalagaan ito ng maayos. Dahil dito, pinapayagan ni Kibuka na matulog ito sa kanyang paanan bagamat ingat na ingat siya na malaman ito ng kanyang mga kapitbahay. Naging mabilis ang paglaki ng alagang baboy. Lumaki ito sa maayos na kapaligiran at higit sa lahat, napamahal na iyon kay Kibuka. Sa paglipas ng mga linggo, habang lumalaki ang alagang baboy, maraming problema ang dumarating. Halimbawa, kailangan na ng mas maraming pagkain at hindi naman ganoon karami ang makukuha sa mga kapitbahay. Kaya kapag wala nang makain ang baboy, pupunta ito sa siyamba ng mga kapitbahay at kakainin ang tanim na mga gulay at kape. Maging si Kibuka ay naninimot sa sarili niyang mga pagkain maibigay lamang sa alagang baboy. Hindi na rin gusto ni Kibuka na natutulog sa kanyang paanan ang alagang baboy. Gaya noong biik pa lamang ito. Ngayon, napakalakas niyong manghilik na nakapagpapapuyat kay Kibuka. Isang mabigat na desisyon na hindi magtatagal ay ilalabas na niya ang alagang baboy at itatali na lamang iyon sa puno. Kung sino kaya ang magdurusa, si Kibuka o kanyang alagang baboy ay mahirap sagutin. Walang malayang alagang baboy at si Kibuka lamang ang makapagsasabi. Sa araw, malayang nakagagala pa ang baboy, bagaman laging nahuhulog sa ilog. Hindi tiyak ang lalim ng ilog sa Kalansanda. Karaniwang naliligo o nagtatampisaw ang mga taga-Kalansanda sa nasabing ilog. Minsan, kapag umuulan, malakas ang agos ng tubig na maaaring madala nito ang isang bata. Ibig na ibig ng alagang baboy na magtampisaw rito. Naglalaro sa imahinasyon ni Kibuka na baka paglaruan ng alagang baboy na mga batang naglalaro na maaaring hulihin at dalhin ito sa gitna ng ilog at lunurin ang baboy. Para hindi ito mangyari, tuwing magdidilim na, pinapasyal niya ang alagang baboy na kinasanayan ng makita ng mga taga-Kalansanda. At tanging hindi mga taga-roon ang tila nagugulat sa ginagawa niyang pagpasyal sa alagang baboy habang may tali ito. Naging magandang ehersisyo ito ni Kibuka dahil sa pananakit ng kanyang mga kalyo na sa bawat hakbang niya upang masiyahan ng alagang baboy ay katumbas naman ng labis na sakit ang bulot sa kanya na halos ikaiyak niya. Sinabi niya kay Daudy Colubia na nagmamalasakit sa papilay-pilay niyang lakad na nasisiyahan naman siya sa ginagawa niya sa alagang baboy. Masaya siyang uuwi at ibababa ng mga paa sa isang palanggana ng mainit na tubig ng isang oras. Hindi na niya iisipin ang pananakit ng kanyang mga kalyo. Gaano pa katagal ang ganitong sitwasyon? May mga pagkakataon na kinakausap ni Kibuka ang ilang kilala niyang bumibili ng alaga niyang hayop. Ngunit ang pagmamahal sa alagang baboy ang namamayani kay Kibuka. Kaya hindi niya ito maipagbibili dahil para na rin itong pagtataksil sa alaga. Isang araw, habang papunta si Kibuka sa sagradong puno at habang naghuhukay sa kumpol ng mga sanga ang alagang baboy, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Si Kibuka, ang alagang baboy,
at ang driver ng isang motorsiklo ay tumilapon sa iba't ibang direksyon. Nasa gasahan sina Kibuka at ang alagang baboy ng isang motorsiklo. Nang magkamalay na siya, natuwa siya sapagkat buo pa rin ang kanyang katawan maliban sa isang balikat na sumasakit at dugo sa mga kamay niya. Nakilala niya ang driver na sina Taniel Quigundo na tila hindi naman gaanong nasaktan. Inalis niya ang mga damong nakatabon sa kanyang mukha at makikita ang mahabang punit na pantalon sa tapat ng isa sa kanyang uhod. Mula sa kung saan, narinig nila ang napakalakas na iyak ng alagang baboy ni Kibuka at doon nagpunta ang dalawang lalaki. Pagdating nila ay umiiyak ang baboy dahil sa pagkakaipit ng leeg nito at namatay na. Totoong nakasama kay Kibuka ang aksidente na nag-iwan sa kanya ng kondisyong walang katiyakan. Habang nakaupo siya sa labi ng namatay na alagang hayop, iniisip niya ang kasunod na mga pangyayari. Marami ng taong nag-uusyoso, titignan si Kibuka at namatay na alagang hayop at pagkatapos ang motorsiklo naman ang kanilang titignan. Dumating si Musisi, ang hepe ng Gugumbula. Kinuha ang pahayag ni Quigundo at pagkatapos nilapitan si Kibuka at pinilit na isakay sa kanyang sasakyan upang iuwi sa bahay niya. Sir, mukhang hindi pa maganda ang lagay ninyo. Bukas na lang kayo kukunan ng pahayag. Magpahinga muna kayo. Pero hindi ko maaaring iwanan ang namatay kong alagang baboy. Maaari po nating ilagay sa likod ng aking sasakyan kung ibig po ninyo. Mas mabuti sana kung puputol-putuli na ito ng matadero dahil hindi na ito maaari magtagal sa klase ng klima natin ngayon. Kailanman ay hindi pumasok sa isipan ni Kibuka na kainin ang alagang hayop. Iniisip niya kung saang bahagi ng siyamba ililibing ang alagang hayop. Sinabi niya na ang pagkain ng isang napamahal na alaga ay isang barbarong gawain. Naisip niya na naguhukay na siya ng paglilibingan ng alaga. Natitiyak niyang hindi siya tutulungan ng mga taga-kalsada na gawin ito. Sa bandang huli, naisip niya na bakit hindi magkaroon ng bahagi ang kanyang mga kapitbahay sa namatay niyang alaga. Sila naman ang nagpakain sa nasabing alaga. Dinala sa Gugumbula headquarters ang nasabing alaga ni Kibuka at ipinahati-hati ito sa askaris na naroon. Sino man ang may gustong kumain ng baboy ay pumunta roon bago mag-ikapito ng gabi. Ayon kay Musisi na siya nang nag-asikaso sa namatay na baboy. Sa pagbalik ni Kibuka sa kanyang tahanan, ginamot niya ang kanyang balikat ng gamot na karaniwang ginagamit niya sa anumang sakit na nararanasan niya. Umupo sandali habang umiinom ng tsa. Maaga siyang natulog at nagising sa magandang sikat ng araw. Nasabi niya sa kanyang sarili na ito ang pinakamaganda niyang pagtulog at nasiyahan siya pagkatapos ng maraming buwan na nagdaan. Dumating si Musisi habang papaalis na si Kibuka upang tingnan kung ang pata ng alaga niyang baboy ay nadala kay Yosefu at kay Miriamu. Hindi pa sir, ngayon ko pa lamang dadalhin doon. Ibig ba ninyong sumabay na sa akin papunta roon? Pumayag si Kibuka na makisabay. Inanggihan naman niya ang laman ng baboy na dinala sa kanya ni Musisi. Sa iyon na iyon anak, hindi ako mahilig kumain ng baboy. Kinuha ni Miriamu ang pata ng baboy at ang interes naman ni Yosefu ay ang mga detalye ng aksidenteng naranasan ni Kibuka. Pinilit ni Yosefu at ni Miriamu na mananghalian sa kanila ang dalawa. Ngunit kailangang dumalo sa isang pulong ni Musisi sa Mengu. Kaya si Kibuka na lamang ang iniwan. Maraming napag-usapan si Kibuka at si Yosefu. Matagal silang hindi nagkita kaya naging masarap ang pagkain nila sa pananghalian. Talagang napakahusay mong magluto, Miriamu. Wika ni Kibuka habang naglalagay ng maraming pagkain sa kanyang pinggan. Napakalambot ng karne ng baboy na iyon na parang isang manok at napakasarap pa. Pahayag naman ni Miriamu.
May ilang sandali na nalungkot siya sapagkat alam niya na karni ito ng mahal niyang alaga at masaya niyang kinakain ito. Ngunit sandali lamang ito at patuloy pa rin niyang lalagyan ng karne ang kanyang pinggan. Natatawa siya sa sarili at alam niya na hindi na siya maglalakad tuwing hapon at sa halip makatutulog na siya ng maayos. Maikling kwento mula sa East Africa, ang alaga.